Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Will Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At ang kapayapaan nawa ng Panginoon ang maghari sa inyong mga buhay. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay atin pong hahanguin sa aklat ng Lumang Tipan in the book of 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 10. At dito po ay matatagpuan natin ang kasaysayan ng isang babae at mula po rito ay ating pag-aaralan ang topic na A Woman of Faith. Alam niyo po mga kapatid, in the Old Testament, it contains many role models for us to follow. Great men like Noah, Abraham, Joseph, Moses, Joshua, David, Daniel, and even Samuel. So, yun po yung mga kilalang mga men of God in the scripture. Pero meron din pong mga kilalang mga babae na kung saan ay pwede nating maging mga halimbawa. Katulad na lang ni Sarah, ni Ruth, ni Esther. So, yun po yung mga babae na nagiging ehemplo ng katapatan, ng pananampalataya, ng tapang, ng lakas ng loob. Yan. At sa oras pong ito naman, ang ating isang tatalakayin ay ang isang babae in the book of 1 Samuel na ang pangalan niya Hannah. Sa English ay Hannah, sa Tagalog po ay Ana yan eh, Ana. So siya po ay the mother of Samuel, one of the greatest prophets of Israel, si Samuel. Opo. At yung story po na to ni Hannah, matatagpuan po natin sa 1 Samuel chapter 1, 1 to 10. And I encourage all the women to tune in at baka po sa pamamagitan ng buhay ni Hannah ay ma-encourage po kayo ng mga kababaihan para po ma-realize at makita natin na ang buhay ay hindi perpekto. Maging ang mga babae at lalaki ng pananampalataya ay dumadaan sa iba't ibang mga events o pangyayari, sirkumstansya ng buhay. Papaano nila ito na pagtatagumpayan? Ito po yung hamon sa atin ngayong pong umaga. Samahan po ninyo ako at basahin natin ang talata. Sabi po sa talata, there was a certain man from Ramathaim, a Suvite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zup, an Ephraimite. He had two wives. One was called Hannah, and the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Ophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Peninnah and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting on his chair by the doorpost on the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly.
Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Atin pa hong itutuloy ang pagbabasa niyan sa mga susunod na verses para ating lubusang maintindihan ang konteksto ng ating pag-aaral. So, dito po mga kapatid sa kwentong ito, ipresent sa atin ang ilang mga karakter. Ang lalaki na ang ama ng tahanan na ang pangalan ay Elkanah. At binanggit yung kanyang lahi kung saan siya nanggaling. At siya po ay galing sa lahi ng Ephraim, no? Ephraimite, no? Isa po siya sa lahi galing sa tribo ng bansang Israel. At ito pong si Elkanah, meron siyang dalawang asawa. At ang sabi, ang asawa dyan ay si Hannah at saka si Penina. Binanggit din dyan na mas mahal ni Elkanah itong si Hannah. But unfortunately, kahit na ho gaano niya kamahal si Hannah, sa kultura po ng mga Jew, ng mga Israelita, importante po yung panggagalingan ng iyong lahi eh. Kaya nga po sa batas ng Hudyo, kapag namatay yung lalaki, yung kapatid na lalaki, noong lalaking namatay, ay inuutusan na kunin yung asawa ng kanyang kapatid. At ito ay kukunin niyang asawa, aanakan niya ito upang yung kanyang kapatid na namatay huwag maputol yung lahi. Can you imagine na ikaw bilang kapatid na lalaki, kukunin mo yung asawa ng kapatid mo, ibibilang mo sa pamilya mo bilang asawa, pagkatapos kailangan siya magkaanak pero yung anak niya hindi mo ituturing na anak. Iyon ay anak nung kapatid mong namatay para magpatuloy yung lineage, yung lahi. Yun po ay mga kautusan at yan po ay traditional law, cultural law ng bansang Israel. Kaya nga, natalaki ko na po yan minsan dito eh, na sa ating pag-aaral. Kung bago lang po kayo sa channel na ito, sa mga nakalipas, narinig nyo na po yan. So, kaya po dito mga kapatid, makikita natin marahil ay bagamat mahal nitong si Elkanah, itong si Hannah, ay wala siyang magawa dahil walang maibigay na anak ito. At ang si Penina, siguro hindi niya, kumbaga mas mahal nga niya si Hannah, kahit ganun ang sitwasyon, nakakapagbigay kaluguran sa kanya si Penina dahil meron tong mga anak. Penina had children, ayon dun sa verse 2 ng ating talata. Si Hannah wala, at dito po makikita natin ang katotohanan na kapag hindi nagkakaanak, eh ang Diyos po ang may kagagawa nito. Tandaan po ninyo, ang buhay ay nanggagaling sa Diyos. Ang karapatan na maging magulang ay biyayang galing sa Diyos. Diyos ang nagbubukas at Diyos ang nagsasara ng bahay bata. So, yan po yung makikita natin dyan. Ano po? Sinarahan ng Diyos. Ang sabi po dyan, the Lord had closed her womb. Ayan. So, yun po yung mababasa natin dyan. At ilang beses yan, binanggit dyan na sinarahan ng Diyos ang bahay bata nitong si Hannah. Kaya, meron pong mga ilang bagay tayong mapagtutuunan ng pansin, apat to be exact, na may kinalaman tungkol kay Hannah bilang babae ng pananampalataya. So we will call Hannah as a woman of faith. Ngayon, saan ipinakita sa mga talatang ito ng ating pag-aaral ang pagiging woman of faith nitong si Hannah? Kasi po makikita natin diyan, Pastor Well, may ko consider ba siyang woman of faith diyan? Eh kung titingnan natin, wala siyang ginawa diyan kundi mag-iiyak. Every time natutuksoin siya ng kanyang rival sa pagmamahal ng kanyang asawa, wala siyang ginawa diyan kundi mag-iiyak. Saan portion diyan makikita natin yung kanyang pagiging woman of faith? So unahin po muna natin ho, let us lay down the ground for our message for today, and the first one is this. A woman of faith endured real problems, just like any other woman. Just like any other woman or any other man or men.
Lahat po ng tao dumadaan talaga dun sa suliranin. Dumadaan sa problema. Pero yung tunay na babae o lalaki ng pananampalataya ay nagtatagumpay sa mga suliranin ng buhay. Before that, no, nilatag na po natin yung unang characteristic of a woman of faith. And one characteristic of a woman of faith ay ano, endure real problems. Hindi po siya yung tipo na takbuhin, hindi po siya yung tipo na susuko na lang, hindi po siya yung madaling mag-give up. Ang sabi po sa talatang binasa natin, sa tuwing panahon ng paghahandog, pumupunta po si Elkana para maghandog sa templo, binanggit nga po dyan yung si Eli bilang high priest, bilang propeta, bilang pare. May anak siya na si Ophni at saka si Pinehas. Lagi pong binabanggit yan. Yan dalawang yan, lagi ko po nababanggit kasi po masasamang mga priest yan eh, yung magkapatid na si Ophni at saka si Pinehas, tatay nila si Eli. So, naghahandog po si Elkana doon, sinasama niya yung pamilya niya pag maghahandog dahil si Elkana ay meron siyang dalawang asawa. Ang ginagawa po niya ay binibigyan niya ng double portion itong si Hana. Ito po. At double portion ang ibinibigay niya para ipakita yung kanyang pagmamahal. Subalit, makikita natin sa kabila nun, tumatanggap siya ng matinding mga pag-alipusta. Mababasa po natin yan sa talata eh, hindi po ba? Si Penina walang ginagawa kundi tuksuhin siya ng tuksuhin. Siyempre, nakikita siguro ni Penina na yung favor ni ano eh, ni Elkana eh. Kaya pag nalilingat siguro si Elkana, wala siyang gagawin kundi tuksuhin ng tuksuhin itong si Hana. Tingnan natin ang kanyang mga problema. Una, sinarhan ng Diyos ang kanyang bahay bata. Sabi po sa 1 Samuel 1-5, there was a certain man from Ramatayim, binanggit na yan dyan. Now, year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty. Saan? Sa Silo. Kung saan naandun nga po si Hophni at saka si Pinehas. Yan yung dalawang anak ni Eli, mga Christian doon. Ang sabi dyan, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions to the meat to his wife. Kay Penina at sa kanyang mga anak, may parte. Pero kay Hana, double portion. Sabi dyan, dahil mahal niya si Hana. Eh ngayon, sabi, bakit mahal niya si Hana? Siguro, nandun yung awa at habag nitong si Elkanah dahil nga, walang katuwang itong si Hana kasi wala siyang anak. So, yan po. Una, yun pong babaeng balo sa Biblia ay kabilang sa mga dapat tinutulungan. In the book of James, sabi, ang tunay na relihiyoso, ang tunay na relihiyon ay ano, kumakalinga sa mga babaeng balo at sa mga ulila. So, kinukonsider po silang kahabag-habag. Kaya kinaawaan niyang mga babaeng na wala na ng asawa. Naalala niyo po ba, mga kapatid, sa banal na kasulatan, na kapag namatayan ka na ng asawa, namatayan ka ng mga anak, ano mangyayari? Di po ba si Naomi sa imbyanan ni Ruth? Ano po ang nangyayari doon? Nung namatayan po ng asawa, namatayan ng mga anak, ano sabi niya sa mga manugang niya, iwanan niyo na ako, kahabag-habag ako. Kahabag-habag ako. Kasi yung aking, ang Diyos ay kinuha ang aking asawa, kinuha pa ang mga anak ko. Ito na yung destitute situation sa buhay ng isang babae. Yung mawalan ka ng anak, mawala kang anak, tapos pag nawala asawa mo, kahabag-habag ka na. No? Kaya dito po maipapakita natin na nasa ganung kalagayan itong si Hana. Pangalawa po ho, araw-araw yata, no, pinoprovoke siya. Sabi dyan, because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Ayan, mga kapatid, common yan eh. Maaring ikaw na dumadaan ka ngayon sa sitwasyon na kung saan may mga irritations ang buhay. Alam nyo, yung irritations na yan, maraming pinanggagalingan yan eh. Maaring sa asawa, sa mga anak, sa kasamahan sa trabaho, o misa sa kapwa Kristiyano. Hindi po natin alam eh, no, kung saan nang gagaling at mga misan may mga ganyan. Pero
sa buhay natin, tandaan natin, hindi nawawala yung mga Marites, yung Maricor, yung rival common yan. No, bahagi ng buhay yan. At merong mga taong ipinanganak na yata sa mundong ito para manginis. Hindi ko alam kung naiinggit o kaya naman pikun lang talaga sa'yo o kaya naman naitama mo. Ganun ang mangyayari. Hahanap lang sila ng hahanap ng mga bagay na ikaka-provoke mo. At mangiinis lang sila ng mangiinis sa buhay mo. So ganito po yung kasaysayan. Yan ang problema. At aminin man natin o hindi, totoong iyan ay nakapagbibigay ng problema. Now, what can we learn from Hannah? Sa ganitong sitwasyon at iyan ang kanyang problema, ano ang matututunan natin kay Hannah? What can we learn? So, ganyan po natin na atakihin. Titingnan natin yung faith ni Hannah and then what we can learn from that faith na meron siya. Una, tandaan natin, women of faith are not without problems in life. Yung mga babae ng pananampalataya, hindi po sila exempted sa mga problema ng buhay. Binanggit ko po kanina, yung mga babaeng tulad ni Sarah, tulad ni Ruth, tulad ni Esther. So those women in the Bible, nabas kung kayo po, pagkatapos po ng pag-aaral na ito, hanapin nyo po sa Bible, Google nyo lang yung kasaysayan ng mga binanggit kong mga babae. Kasaysayan ni Sarah, ni Ruth, ni Esther. Mababasa nyo po na dumaan din sila sa iba't ibang mga suliranin ng buhay. Kaya it is but reality, even if you are a woman of faith, merong problemang dadaanan talaga. Ang tanong, anong matututunan natin sa mga bagay na yan? Sa attitude ni Hannah, ano pong ipinakita? Tandaan po natin, nirepresent ni Hannah yung katotohanan na even the righteous often suffer. Sa kasaysayan ni Job, gaano na ba katuwid si Job? Di po ba? Alam niyo po, ginawa siyang spectacle ng Diyos . Sabi ng Diyos kay Satanas di nakita mo ang aking lingkod na si Job. So, if there is one person in the world na sinabi ng Diyos kay Satanas, kung napansin mo ba o nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Dami naman pwedeng tao nun . Bakit si Job? Kasi alam ng Diyos ang puso ni Job . Alam ng Diyos ang katapatan ni Job. Pero si Satanas hindi alam yon. Kaya sabi ni Satanas ano sabi niya? Oo, nakita ko siya. Pero alam ko naman kaya siya naglilingkod sa iyo . Kaya lang naman siya naglilingkod dahil pinagpapala mo. Iyon ang kanyang accusations. Iyon ang kanyang paniniwala. Pero ang Diyos, kilala talaga si Job katulad ng pagkakilala niya kay Hannah at katulad ng pagkakilala niya sa ating lahat. Satan may accuse us, may irritate us, and he may use people around us like what he did to Job. The righteous often suffer. Pero ano pong dapat gawin? Ano po? Si Sarah likewise suffered ridicule from her handmaiden Hagar. Naalala niyo si Sarah? No? Sa Genesis 16, parehas lang yan . No? Sabi dyan, so after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Ayan. Ito pong si Sarah, bagamat alam nating mali yung kanyang ginawa na pasipingan yung kanyang alipin sa kanyang asawang si Abraham, makikita po natin, on the other side, iniisip ko po dito na talagang siguro to si Sarah, mahal niya lang si Abraham. Katulad marahil kanina na itong si Elkana ay mahal na mahal niya si Hannah pero wala siyang magawa kasi hindi mabigyan ng anak. Ang nakapagbigay sa kanya ng anak, walang iba kundi si Penina. Kaya dito man, si Sarah, naiisip ko lang po na marahil gagawin talaga ng asawa
yung kanyang pwedeng gawin para ma-fulfill yung pangangailangan ng isang lalaki ng pagiging ama. Kasi nga po, nung araw, pag wala kang anak eh, baog eh, di po ba? Walang susunod na lahi. Importanteng importante yon. Kaya po, ang ginawa po rito, ay nakialam na po dito si Sarah. Pinakaalaman na niya yung plano ng Diyos. Pinakaalaman niya na yung gustong maganap ng ating Panginoon at ito ay ang patuloy lang silang magtiwala. So ibinigay niya yung kanyang alipin para anakan ng kanyang asawa. And she suffered the consequences. She suffered the consequences. Ayan po, araw-araw, she began to despise her mistress. Then Sarai said to Abraham, "You are responsible for the wrong I am suffering." Can you imagine, no? Inamin naman niya eh. Responsable ka sa kasalanan, sa maling aking pinagdadaanan. Eh, can you imagine? Sino ba may kagagawan yan? Inamin naman niya, siya ang mali eh. "I put my slave in your arms. And now that she knows she is pregnant, she despises me." Ayan. So, makikita po natin na yung problema po ni Hannah ay yun din yung naging problema ni Sarah. Nabanggit ko po si Sarah ay woman of faith din, hindi po ba? Pero sa kabila nun, yun nga, we can learn that even the woman of faith are not without problems in their lives and the righteous often suffer. So, ang importante lang dito, we should not let others, or we should not allow other people to deter our trust in the Lord. Hindi po dapat sila maging hadlang para mapigilan yung ating pagtitiwala sa Diyos. Women of faith have problems just like other women. What distinguishes them as women of faith is what they do when they faced with their problems. Yun po yung importante rito. Ano ba ang ginagawa ng mga babae ng pananampalataya kapag dumating sila sa mga problema ng buhay? Iyon ang nagde-distinguish. Po, pare-parehas naman po nagkakaproblema. Ngayon, ang tanong, yung mga mananampalataya, papaano ba hinaharap ang problema? Ito po yung pangalawang punto. Women of faith extend vibrant prayers. They did not just kneel down and pray. Opo, mahalaga po yung magdasal agad. Yun po yung ini-encourage natin eh. Pag may problema ka, una mong gawin, tumawag ka sa Diyos. Yun naman ang sabi ng Panginoon. Ini-encourage tayong tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya. Sa halip na magreklamo, katulad ng asawa ni Job, no? Si Job, he prayed to the Lord. Pinuri pa nga niya ang pangalan ng Panginoon eh. Opo. Kaya po dito, ini-encourage tayo, katulad po ng ginawa ni Hannah, hindi lang siya nanalangin, he extend. Look at the word extend. He continue. Yung pangkaraniwang ginagawa niyang oras ng panalangin, in-extend niya. Ano ba yung in-extend? Nag-overtime. Kung 8 hours lang yan, eh ginawa niya pong 12 hours. That is an extension of what is commonly asked. So kung hinihingi sa'yo, sabi po yan yung second mile principle eh. Kung ang hinihingi sa'yo, balaba lang, pati ang tunika, ibigay mo. Pag sinampal ka sa kaliwa, pati kanan, ibigay mo. Pag pinaglakad ka ng 1 milya, gawin mong 2 milya. So, ano pong itinuturo po ng second mile principle na yon? Na if somebody asks you to do something, extend. So, if the law of prayer is to pray, then dito po ang itinuturo sa atin, hindi lang basta manalangin kung hindi i-extend ang prayer. Kaya nga po, ang sabi sa Biblia, manalangin walang patid eh. Hindi po ba? Now, let us look at Hannah's prayer. Ano ba laman nun? Una, sabi, yung panalangin niya with bitterness of soul. Unang Samuel 1:10, kayo na po ang magbasa niyan. May pananangis, may weeping in anguish. Ano po? Meron pa hong offers of solemn vow. May pangako. Yan ang laman ng kanyang mga panalangin eh. May kapighatian, may pagtangis,
may pangako, mayroong persistence, mayroong panalangin ng buong-buong puso, with all her heart, with all her soul, and with faith in God's promise. Nandun po lahat yan sa laman ng kanyang dalangin. Kaya, kung titingnan po natin, matututunan natin kay Hannah ang hindi lang basta mag-pray ng isang bulong na panalangin, kung hindi talagang isang marubdob na klase ng panalangin. Ano pa hong matututunan natin dyan kay Hannah? One, pray fervently. That is the proper word to to define or characterize the prayer of Hannah. Fervent prayer, persistent prayer, and faithful prayer. Yan po ang laman ng kanyang mga dasal. Kaya naniniwala po tayo, a woman of faith believe in the efficacy of prayer. Makapangyarihan ang panalangin dahil yung tinatawagan ay makapangyarihan. Uulitin ko, in essence, wala namang power yung bulong na salita eh. Wala namang kapangyarihan yung katagang lumalabas sa ating mga labi. Nagiging makapangyarihan lang yon dahil yung tinatawagan natin ng may pananampalataya ay makapangyarihan. Amen? Ngayon ang tanong, do you believe in the efficacy of your prayer? Because your God is a God who is powerful. And God takes notice of such faith. No? Nakikita ng Diyos, nalalaman ng Diyos, alam naman ng Diyos ang motibo at ang ating mga puso sa pananalangin. Kaya, punta tayo sa pangatlo. Ano ang pangatlo? A woman of faith experience God's provisions. Kaya sa kasaysayan ni Hannah, tinuturuan po tayo rito kung may problema ka man ngayon, anuman ang problema mo, gaano man ito kalaki, dumarating ka man sa pagkakataong tila gusto mo nang sumuko dahil araw-araw walang tigil yung pangungutya sa'yo, walang tigil yung panunukso sa'yo, bigat na kalooban mo, dinadala tayo ng mga aral na ito sa pagluhod at pananalangin, pero hindi lang basta pananalangin, kundi isang marubdob na panalangin. At pagkatapos noon, ang sabi ng Biblia, katulad ng ibang mga talata at kasaysayan ng mga tao ng pananampalataya, ang Diyos tumutugon. They experience God's provision. Ano yung provision ni Hannah? Look at Hannah's provision. One, the Lord remembered her. 1 Samuel 1:19. Sabi diyan, early the next morning, they arose and worshiped before the Lord and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah and the Lord remembered her. Alam niyo po, figurative yung word na yan. The Lord remembered her. Hindi po nangangahulugan niya na nalimutan siya ng Diyos. Hindi. Hindi mo nakakalimutan ang Diyos eh. Pero yung word na the Lord remembered her, it's just significantly important for us to notice na ibig sabihin lang niyan ay tinugon ng Diyos. No? Hindi po ibig sabihin niya, ang taan Diyos katulad ng tao na nalilingat, ay, sorry, nakakalimutan kita. Pwede mangyari sa atin yon. Pero sa Diyos, hindi. Yung word na the Lord remembered her, nagpapakita lang na eto yung tamang panahon ng timing ng Diyos sa kanya. May itinakdang panahon, may itinakdang tugon ang Diyos sa bawat sirkomstansya ng ating mga buhay. At iyon po ang kanyang panahon. Ang panahon ng ipagbibigay ng Diyos sa kanyang dalangin. Ayan. At ang sabi nga po, pangalawa pa, the Lord gave her a son whom she named Samuel. Na ang ibig sabihin ng Samuel, heard of God. So, sabi dyan, so in the course of time, iyon po yung ibig sabihin ng the Lord remembered. In the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son.
She named him Samuel, saying, "Because I asked the Lord for him." Amen? Ayan. So, ano pang matututunan natin ngayon dyan kay Hannah? Una, it must be, or prayer must be, in accordance to His will. God may sometimes give us what we want, but sometimes don't, right? So, we are being tasked or being encouraged to come to the Lord asking in accordance to His will. Sabi ng 1 John 5:14, "This is the confidence that we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." Take note, mga kapatid, hindi tayo binabawalang magdasal kahit ano. Hindi tayo pinipigilang sabihin sa Diyos kahit ano. Uulitin ko, wala po tayong pwedeng hindi sabihin sa Diyos. Tama ba yung term ko? O ibig sabihin, sa pinakasimpleng paraan, lahat ng bagay pwede mong hilingin sa Diyos. Gusto mong humingi ng 3 bahay, 4 na kotse, 10 anak, bahala ka, hilingin mo sa Diyos. Pero tandaan po natin, mga kapatid, lahat naman nun, mangyayari, magaganap, in accordance to the will of God. Kaya po, ikaw mismo, magkakaroon ka ng sense of peace kung ang mga idinadalangin mo, alam mo, hindi against the will of God. Manalangin ka ba naman ng Lord? Pwede po ba bukas, yung madalas kong nakakaaway sa trabaho, balian mo ng paa para hindi makapasok? Tingin mo, kapatid, ayon sa kalooban ng Diyos yun? Sa tingin niyo po ba kalooban ng Diyos yun? Alam niyo po, nung araw, ako po mismo eh, no? Pag may exam at hindi ako nakapag-review nung ako nag-aaral nung high school, pag may exam at hindi ako nakapag-review, alam niyo po ang prayer ko? Lord, sana po mag-signal number 3 na bagyo bukas. Bakit? Signal number 3, walang pasok na yun eh, nung araw. Canceled na ang klase kapag signal number 3. Kita niyo pong panalangin niyo, no? Maraming pagkakataon, ganun tayo eh. Para lang masunod yung gusto natin, para lang maiiwas tayo sa hirap, para lang wag mangyari yung mga bagay na hindi tayo pabor, nananalangin tayo ng ganun. Alam niyo po dito, ang solusyon, no po? Ano solusyon para kay Hannah? Di ba ang solusyon, kung si Hannah ang masusunod, sana maglaho na si Penina. Kasi yun lang naman ang issue sa kanya. Ang issue sa kanya, araw-araw, tinutokso siya ni Penine. Di ba pwedeng, "Lord, pwede po ba, talian mo yung bibig ni Penina para hindi na siya makapagtukso sa akin?" Pero hindi yun ang prayer niya eh. Ang prayer ni Hannah ay ayon sa kalooban ng Diyos. No? Tapos, John chapter 15 verse 7, "We must abide in His word." Sabi po ng Bible, "If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you." Tayo mismo, pag nananalangin, wala tayong confidence sa prayer natin. Wala tayong kumpiyansa sa panalangin natin. At pakiramdam natin mismo, tayo hindi pakikinggan ng Diyos eh. Bakit? Alam natin na may mga pagsuway, may mga paglabag sa kalooban niya, may mga palatuntunan niya na hindi natin nagagawa. And then, hihingi tayo. Ang batas dyan eh, "If you remain in me and my words remain in you." Nako, malalim yan mga kapatid. We must abide in His word. At huwag natin kakalimutan sa James chapter 4 verse 3, "Selfish prayers will not be unanswered as we wish." Yung panalangin na may punong-puno ng, ano tawag doon, selfishness. Sabi nga, "When you ask, do not receive, you do not receive because you ask with wrong motives." Ano yung wrong motives? "That you may spend what you get on your pleasures." Kaya, yan po yung mga bagay na matututunan natin kay Hannah eh. Sa diwa ng panalangin, yan po ang mga bagay na atin pong dapat tingnan at i-consider. Po.
God will always provide what we need. Yun po yung kanyang pangako. Binibigay naman ng Diyos ang ating pangangailangan. Pero hindi niya ibinibigay lahat ng ating gusto. Sapagkat ang layunin lagi ng Diyos sa buhay natin ay ang ating ikabubuti. In Hannah's case, she received that for which she asked, but she had made a vow. And as we read on 1 Samuel chapter 1, 21 to 28, nangako siya sa Diyos eh. Tingnan po natin, ano po? Ano pa yung susunod? Yan, pang-apat. Women of faith excel at keeping promises. Alam niyo, mahalaga yan mga kapatid. Ang Diyos, minsan sinusubok din tayo sa ating mga pangako. Halimbawa, katulad ni Hannah, ano pangako niya? She planned to keep her promise. 1 Samuel 1:22, sabi diyan, Hannah did not go, she said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord, and he will live there always. Ayan. So, yan yung pangako ni Hannah eh. She planned to keep her promise to the Lord. Kasi ang sabi niya sa Panginoon, bigyan mo ako ng anak at ibibigay ko siya sa iyo. So, tingnan niyo po mga kapatid ang kahilingan ni Hannah. Hindi siya humihingi sa Panginoon para sa kanya. Ang hinihingi ni Hannah ay para sa Diyos. Kaya yung mga prayers natin na unselfish, yung mga unselfish prayer, like for instance, you are praying for the expansion of the work of the Lord, you are praying for the provisions for the work of the Lord, dinidinig yun ng Diyos kasi alam naman ng Diyos, wala kang ano dun eh, wala kang hinihinging pakinabang, kundi ang pakinabang para din sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang karangalan ng kanyang salita, binibigay talaga ng Diyos to eh. Alam niyo po, nung dumating ako rito sa Winnipeg, yun ang unang hiniling ko sa Panginoon eh. Hindi yung para sa akin, hindi yung pagpalain ako, makarating dito, mag-iin ako, umasenso buhay namin, magkaroon ako ng ganito, magkaroon ako ng ganon. Mga kapatid, alam yan ng Diyos. Hindi ko pinag-pray sa Kanya yun. Kasi maging sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng sariling bahay, hindi ko po naging top priority yan. Hindi ko po yan ipinanalangin sa kahit saang prayer meeting na ginanap sa simbahan. Maniwala man kayo o hindi, ako po'y 9 na taon sa Cavite City, every time na prayer meeting, never ako na nag-demand, naghingi ng prayer for my own wealth. Never. Ewan ko, 10 taon na rin ako rito sa Winnipeg. Ewan ko kung merong small group, may prayer meeting, na narinig ako ng mga kapatiran na humiling na magkaroon ako ng ganito, magkaroon ako ng ganon, magkaroon ako ng ganyan. Araw-araw, nandito naman kayo sa Tinig ng Pag-asa eh. Nananalangin po ako, pinagpe-pray ko po kayo. Nakarinig ho ba kayo nang nanalangin ako publicly na Lord? Nagsira na tong computer ko, bigyan niyo po ako ng bagong computer. Hello? Maraming ganon, parinig, palipad hangin. Lord, yung sapatos ko, butas na eh. Kailangan ko na po ng bagong sapatos. Never niyo po ako narinig doon. Kasi po, naniniwala ako na ang Diyos nagpo-provide naman eh. Pero may hiniling ako sa Panginoon para po sa Winnipeg nung dumating ako rito. At alam niyo po kung ano ang aking kahilingan? Pagpalain niya ang ministeryo ng simbahan, ang mga kapatiran, para po yung gawain niya ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos dito sa Canada ay ma-fulfill. At alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Hindi niya po yun pinabayaan. Po? Ang importante lang dito, yung mga pangako mo, tutuparin mo. Alam niyo po mga kapatid, ang pangako ko sa Panginoon, Lord, titigil ako sa trabaho. Hindi na ako magtatrabaho. Magfu-full-time ako sa ministeryo mo. Huwag mo akong pabayaan.
I think it was 1990, I think 1994 or 95. 19, oh no, 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 nasaan, Cavite na pala ako noon. I think it was 1998. Yeah. Nung ako po ay nagretiro na sa aking trabaho. 1998, tumigil na po ako sa paghahanap buhay sa secular job. At mula po noon hanggang ngayon, tinutupad ko yung pangako ko sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, wala namang pwedeng pumigil sa akin dito sa Winnipeg para magtrabaho pa eh. Kaya ko pong kumita kung mga $2,500 a month. Kaya ko pa pong kitain yun eh. Malaking bagay, $2,500 a month. Ang simbahan, ako, sino pong pipigil sa akin sa mga kapatiran para magkaroon pa ng extra income? They will not do that. But it is part of my promise to the Lord. And I will keep it. I will keep it. Dahil hindi naman po nagpapabaya ang Diyos sa kanyang provision. So si Hannah, she planned to keep her promise and she carried out what she promised. She carried out what she promised. Mababasa po natin Isaiah 1:24, Isaiah 1 Samuel 1:24-28. After she was weaned, ano po 'yon? Yung humiwalay na po sa kanyang pagsuso si Samuel. Nung tapos na, no? Hindi na dumedede. Siguro po ito, kailan ba hindi na dumedede yung bata? Mga 4 na taon siguro 'yon, no? She took the boy with her young as he was, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. When the bull had been sacrificed, they brought the boy to Eli, and she said to him, "Pardon me, my Lord, as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I ask of him. So now I give him to the Lord. For his whole life he will be given over to the Lord." And he worshiped the Lord there. Mga kapatid, si Samuel, isa sa pinakamahusay na propeta o prophet ng Diyos. Dahil ang nagbigay talaga sa kanya ang Diyos. Itinalaga siya talaga bilang propeta. Hindi siya tinawag na propeta bago pa siya naging propeta. Si Samuel ay itinalaga talaga mula pa sa kawalan, mula pa sa hindi pagiging tao, sa panalangin pa lang ng kanyang nanay, maglilingkod na siya sa Diyos. At ilang hari po ang nagpapalit-palit na naging propeta nila itong si Samuel. Amen? What can we learn from Hannah? Anong matututunan natin? Una, we should keep our vows. Pag nangako, tuparin. No? Minsan ang katwiran eh, nangako na nga, gusto pa, tuparin. Kalokohan pong pangako yun eh, di po ba? So, si Hannah po, ano po sabi? God has no pleasure in fools who do not keep their vows. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga hangal na pangako ng pangako tapos hindi tutuparin. Sabi po na Ecclesiastes 5:4-5, "When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better to make a vow than to make one and not fulfill it." Eto na lang po eh, alam niyo po yung pag-iika po, isa yan sa mga pangako. Bagamat hindi dapat yan ipinapangako eh. Kasi po mga kapatid, yung tithes, obligasyon natin yan eh. Responsibilidad natin yan. Pero isa yan sa madalas na ipinapangako ng tao. Na ako, pag nagkatrabaho, I will give my tithes. Problema, pag ang trabaho mo, sweldo mo, 1,000 pesos lang, ang daling ibigay ng 100 kasi maliit pa eh. Hindi po ba? Pero pag pinasahod ka na ng Diyos ng 100,000, eh,
100,000, ilan na, 10,000 pesos na ang tights noon, abay, doon bumibigat ngayon. Habang lumalaki yung income mo, nababago yung pananaw mo ngayon sa pag-iikapo. O Lord, pwede ba? Ganito na lang muna. Eto pa ho, malupit dyan. Meron pong mga nagta-tights, gusto niya siya nasusunod sa tights niya. Minsan pinakikialaman pa kung saan gagastahin nung pinagbigyang simbahan yung kanyang ikapo. At alam ko po, marami ngayon mga pastor, tao na hindi nagbibigay sa simbahan dahil masama ang loob. Hindi nasunod yung kanyang gusto, yung kanyang kapritsyo, yung kanyang mga pinagpipilitang mangyari. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, ano to? Palatandaan ito ng ano? Palatandaan ito na ikaw ang naghahanap ng glory sa sarili mo. Hindi ang Diyos ang siyang mapaparangalan dito. Ang sabi ng Diyos, wala siyang pleasure sa mga ganitong klase ng mga pangako. Yung pangako na maglilingkod pagkatapos, ilang panahon lang, wala na. Yung maglilingkod, pag maghihawa lang, pag maayos lang, pag walang problema, pag may problema, ayawa na. Ano namang klaseng paglilingkod yun? We should keep our vows. Kasi pag umayo na tayo, isa lang ibig sabihin, ayaw na natin ang buhay. Kasi ang buhay natin, dapat paglilingkod eh. Especially yung mga pastor. Amen mga kapatid. Kaya nga po, ano pa isa? Ito po, Matthew 5:33-37. Bilang mga Kristiyano, yung ating yes maging yes, yung no maging no. Again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all. Huwag na kayong susumpa. Huwag na kayong mangangako. Kaya po napakahirap sumagot. Yung sabihin, bukas magkikita tayo, yun lang oh. Pero napakabigat nun kasi pag sinabi mo makikipagkita ka, tuparin mo yun. Kaya ang lagi ko pong sagot eh, sa kalooban po ng Panginoon, magkikita po tayo. I have my desire to fulfill that promise but only God can allow it to happen. Kasi maaaring bukas, hindi ka na buhay eh. Maaaring bukas, wala ka ng lakas. Maaaring bukas, hindi ka na makalakad. Kaya ang sagot doon, sa kalooban ng Panginoon. Then, if you will say yes, may it be a yes. At kung no, huwag ka nang mangako. Do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say simply is yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Amen? Panghuli, James 5:12. Above all, my brothers and sisters, do not swear. Not by heaven or earth or anything else. All you need to say is simply yes or no, otherwise you will be condemned. Ayan po ang mga talata, mga kapatid. Si Hannah, kinatatakutan niya yan. Kaya nung nangako siya, na pag nagkaanak siya, bibigyan niya sa Diyos. Tinupad niya. Hannah, a woman of faith, serves to remind us that all women of faith, one, endure real problems, two, extend vibrant prayers, three, experience God's provision, and the last, excel at keeping promises. May everyone, whether male or female, be able to say, together with Hannah, yung binanggit ni Hannah sa 1 Samuel 2:1, sabi dyan, then Hannah prayed and said, my heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high.
My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon po ay